naman, kaya huwag po tayong tumambay. Samahan niyo po kami at tayo po'y mamamasyal. Pupuntahan natin ang mga summer places na hindi niyo pa napupuntahan at marami po tayong matututunan. Sama na sa ating matanglawin summer adventure. Ipapasyal tayo ng ating guest host na si Cristel Fulgar sa isang lugar na pinamumugaran daw. Panaglalakihan at nakakatakot ng mga prehistoric animals. At sasama naman tayo ni Jane Oinesa, sasakay siya ng bisikleta sa ere. Dahil simula na ang Semana Santa, samahan nyo kami, pupuntahan natin ang isang higanting statue ng Risen Christ, mga naglalaki ang imahe ng Stations of the Cross at replika ng Noah's Ark. Meron talagang healing power tong ng lugar na ito. I'm so excited! Eh kayo, excited na din ba kayo? Tara! Sabahan niyo ako, bilis! Okay, Kuya Kim, tara na! Let's go! Ngayong summer, walang iwanan dahil sabay-sabay tayo mag-e-enjoy ngayong bakasyon. Lahat aalamin, wala kami di susungin. Ito po si Kuya Kim. Matanglawin! Samahan niyo ako. OMG! Ang laki ng egg. Ito na yata yung pinapaharap sa akin ni Kuya Kim eh. Oh my gosh, nandito na yata ako sa naglalakihang dinosaurs. Million of years ago pa. Mga extinct na kayo ah! Ha? Hey! Lagot kayo sa akin ngayon, ha? Kung trip nyo ang mga Jurassic Park na pasyalan ngayong bakasyon, perfect sa inyo ang Dinosaur Island dito sa Clark, Pampanga. Game! First up, Dino Trail. Ang nag-time travel sa panahon ng dinosaur dahil pagpasok mo palang dito, sasalubungin ka ng gigantic Apatosaurus, Brachiosaurus, at nakakatakot na Stegosaurus. In fairness, malambot! Humihinga siya talaga! We're friends na! Ang tawag sa dambuhalang dinosaur na ito ay Apatosaurus. Apatosaurus. Pero hindi nyo kailangan matakot sa mga dambuhalang dinosaur na ito dahil hindi sila totoo. Animatronics ang nagpapagalaw sa kanila. Kung napapansin nyo,
Ang galaw ng mga dinosaurs natin parang realistic, hindi siya robotic. Yan, dahil sa mga gear na nasa loob niya na parang ginawang mga totoong mga dinosaurs. Ang sensor na yan is a motion sensor. Pag may dumaan, tsaka lang sila gagalaw. Nagbukas ang 2 hektaryang theme park na ito noong 2012. Ito ang pinakaunang animatronics dinosaur park sa Pilipinas. Ang dinosaur ay galing sa 2 salitang Griegong dinos, nang ibig sabihin ay terrible, at sauros, nang ibig sabihin ay lizard. Terrible lizard. Tinatayang nabuhay ang mga dinosaur noong Mesozoic era, 250 million years na nakalipas. Pero ayon sa mga eksperto, maaring dahil sa isang asteroid na bumagsak sa mundo, 65 million years ago, kaya naubos ang lahi ng mga dambuhan ng dinosaur. Pala ng moving dinosaurs dito. Pero para sa akin ah, eto. Etong Brachiosaurus ang pinakakaiba. Alam niyo kung bakit? Kasi isa lang naman to sa pinakamahahabang dinosaur sa buong mundo. Imagine ah, kapag na-stretch yung leeg niyan, kasing haba siya ng 3 magkakadugtong na bus. Grabe. Hap. Iba't ibang klase ng dinosaur ang pwede mong makita rito. Nariyan ang plant eater na Mayasaura at ang kanyang 3 itlog. Ang Triceratops na may matutulis na sungay. At ang Diloposaurus na kaya pang magbuga ng tubig. Mumubuga ng tubig, Shishan! Hindi tubig yung binubuga nila nung mga panahon nila. Hindi rin yung laway. Kundi poison, lason, kasi nagsisilbi yun na defense mechanism nila. At ito naman ang T-Rex o Tyrannosaurus Rex, 2 salitang Latin, ang ibig sabihin ay Tyrant Reptile King. Ito ang pinakamalaking flesh-eating dinosaur sa buong mundo, kayang kumagat ng 230 kilos sa isang kagatan lamang. Ang haba nito ay 40 feet at ang bigat niya ay 80 tonelada, kasing laki ng isang bus. At ito naman ang Velociraptor, isa sa pinakamabilis na dinosaur sa kasaysayan. Ang Velociraptor ay kayang tumakbo ng 24 miles per hour at ito naman ang pinakamalapit na kamag-anak ng mga ibon. Imbis na scales, pareho ng mga ibang dinosaur, meron itong feathers o balahibo. Kagaya ng Tyrannosaurus Rex, isa ring meat eater ang Velociraptor. Meron itong 80 matatalim na ngipin. Aba! Meron pa pala dito! May mga dinosaurs pala na may pakpak at nakakalipad. Ang Angustina ripterus na makikita dati sa China ay isang uri ng dinosaur na nakakalipad. Umaabot ng 5 feet ang wingspan nito. Sa loob ng Dino Trail ay matatagpuan din ang Fossils Museum kung saan pwede mong hawakan at usisain ang replika ng mga buto at fossil ng mga dinosaur tulad ng Tyrannosaurus Rex at Triceratops. At para sa mga chikiting, may dino ride din na pwede nilang sakyan. Teka, Cristel, sabi ko para sa mga chikiting. Sige na nga. Lilipat ako doon sa pamamagitan ng... Oh, di ba? Magic! Woo! Naku, mali yata ang nasakyan mo, Cristel. Yan ang kanilang bagong atraksyon, ang Jurassic Jungle Safari Ride.
bisikleta naman ay inimbento ni Baron Carl von Dreis noong 1817 at ang pinakaunang bisikleta ang tawag ay Dreisine, hango sa kanyang pangalan. At sasama naman tayo ni Jane Oinesa, sasakay siya ng bisikleta sa ere. Dahil bakasyon na, samahan niyo kami maglakwatsa. Susubukan natin ang iba't ibang klaseng heart-pumping outdoor activities na pwede niyong gawin this summer. Ako po si Jane Oinesa para sa isang malupet na matanglawin summer adventure. Sa lawak na 7.6 hectares, marami kang activities na pwedeng gawin dito sa Caliraya Resort Club. Kuya Kim, yan ba gagawin ko? Correct, yan ang Sky Bicycle. Ready ka na bang sumakay sa bisikleta sa taas na 80 feet? Buti na lang talaga, wala akong fear of heights. Huwag kang mag-alala, Jane, dahil safe ang cable na dadaanan mo, kayang bumuhat ng bigat na 80 kilos. Tara na, let's go! Sa habang 200 meters, tumatagal ng 4 na minuto ang kakaibang experience na ito. One way pa lang yan, ha? Kayanin kaya ni Jane? Feeling ko, yung guts ko sinasabi, kaya ko ito ng 2 minutes. Kaya-kaya ko ito ng 2 minutes. Ang ganda ng view galing dito sa... Sabihin ko sana kaya natatayuan ko, kaya hindi pala ako nakatayo. Yeah! Matanglawin! Cool! Yeah! Yes! Nagawa ko ang aking first try sa sky bike. And gusto ko umulit. Ulit. Solid to, mga chong! Masarap yung feeling niya kasi nakita mo yung view, ang taas mo. Masarap yung feeling at taas-taas mo. Tapos ang hangin pa, malamig. Nakaka-excite. Yeah! Tanglawin! Ito naman ang modernong surfboard na ginagamit natin ngayon. Ang surfing daw ay nadiskubre ng mga mangingisda 3,000 years ago. Pero unang naging contest noong 15th century sa Hawaii. Ang tawag nila dito ay Haenalu, nang ibig sabihin ay wave sliding. At may na-invento naman noong 1964 na kombinasyon ng surfing at ng kite flying. Related to sa windsurfing. Kaya-kaya ni Jane mag-windsurfing? Itodo na natin ang summer adventure mo, Jane. Okay guys, ngayon naman susubukan natin ang windsurfing. This is my first time kaya super duper excited ako. Matanglawin, let's go! Pagbalanse sa kayo ng surfboard ang unang kailangang matutunan para sa water sport na ito. Surfboard ang tawag sa sinasakyan ng mga windsurfer. May nakakabit ditong sail o layag na sumasalo sa hangin at nagbibigay ng direksyon sa bawat ride. Yeah! Kaya-kaya ko to. So, ako na ang gagawa. Tara na, Kuya Kim! I accept your challenge. I am ready to do this. Let's go! Nahirapan ang ating bida, ha? Unang sakay pa lang, natulog na agad sa tubig. Mas mahirap siya kaysa sa tinitingnan. Akala mo madali, pero medyo mahirap-hirap. Kasi mabigat yung mismong sail. So mahirap siya i-control, lalo na pag walang wind at saka pag malakas yung wind. Yan. Good job! Fast learner pala itong si Jane. Kinakabahan ako! Counting practice pa at baka mapatemo na si Robbie Nash, na sinasabing greatest windsurfer of all time. Noong 1977, sa edad na 13 years old, tinanghal na si Nash na world champion windsurfer. Ay grabe, super duper saya.
more pa sa in-expect kong saya. Ang daming experiences na sobrang memorable na kahit ilang taon pa lumipas, maaalala ko. Thank you, Matanglawin! Basta Matanglawin Adventure! Hindi pa tapos ang ating pamamasyal dahil ngayong bakasyon, lilipad tayo sa Guam para sa isang underwater adventure kasama si Atom Arroyo. Ito ang isa na langguahan o mas kilala sa tawag na Guam. Samahan niyo akong maglakbay sa Guam. Ako si Atom Arroyo para sa Matanglawin. Tara, sakay tayo. Sir, what's up? Ang Guam ay nasa westernmost territory ng bansang Amerika. Mas malapit ito sa mga bansang Japan, Korea at Pilipinas na matatagpuan sa Silangang Asya. Kaya naman popular ang slogan ng Guam na Where America's Day Begins, dahil mas naunang silaya ng araw ang Guam bago pa ang lugar sa Amerika. Tulad ng Pilipinas, ang isla ng Guam ay napapaligiran ng karagatan. Ang Ipaw Beach Park ang pinakaabalang beach sa isla ng Guam. Ito kasi ang madalas puntahan ng mga turista. Mula naman dito sa Piti Bay, matatanaw ang Philippine Sea. Dito matatagpuan ang isa sa pinakasikat na tourist attraction sa Guam, ang Sea Walker. Ngayon, subukan naman natin makita yung mga sea creatures up close and personal. Mag-dive tayo sa ilalim ng dagat. Okay! Tara, magsisimula na. 25 feet daw yung tubig at papasok kami sa mala aquarium na helmet na to. Let's go! Mahigit 200 uri ng tropical fish at iba pang mga marine life ang makikita rito. Ilan sa maswerteng nakuna ng aming kamera ay ang Sea Turtle Sergeant. Tingnan nyo at parang US Military Sergeant ang stripes nito sa katawan. Meron ding Staghorn Damsel, naglalaki ang Orange Spine Unicorn Fish, at Trumpet Fish. Daming isda. Sarap hulihin, pero di pwede. Para akong nasa aquarium. Lamang po mga summer pasyalan ang ating pupuntahan. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan pwede nating pagnilayan ang sakripisyong ginawa ni Jesus para sa sanlibutan. Dito sa Barangay Tinamnan sa Lukban, Quezon, matatagpuan ang isang healing shrine. Sa loob ng mahigit 10 taon, hindi nagsasawa ang mga debotong puntahan ng lugar na ito. Malapit na yung Holy Week para pagnilayan din yung mga kasalanan namin. Bilang paghingi ng gabay sa lahat ng aming mga gawain sa araw-araw. Nakakagaan sa pakiramdam, nakakawala ng sakit. Araw-araw, maabot ng 5,000 to 7,000 tao ang dumarayo dito. Pero nung nakaraang Semana Santa, umabot daw ng mahigit 2 milyon ang pumunta rito. Walang tigil ang pagdagsa ng tao mula Palm Sunday hanggang Easter Sunday. At isa sa dahilan ng kanilang pagpunta rito, ang healing priest na si Father Falier. Binigyan ako ng Panginoon ng isang aksidente. April 8, 1994. At yung aksidente sa Santo Tomas, head-on collision. Patay lahat yung nabangga. Pero we survived the accident.
At nadama itong aking siko, naputol yung nerve. At yung nerve na ito, yung ulnar nerve, responsible for the two fingers. Kaya bumaluktot ang kamay ko. Hanggang ngayon, 20 years na, maluktot pa rin itong aking kamay na ito. Nagtatanong ako sa Panginoon, bakit? At ito pala yung pamamaraan niya. You've been asking for a sign. That is my sign. Ikaw ang magiging kamay ni Jesus. Ikaw ang magiging kamay ko sa mga tao. Mula noon, tinanggap na ni Father Falier ng buong buo ang kanyang misyon na maging instrumento ng Diyos para magpagaling ng mga may sakit. Marami rin ang nakapansin ang baluktot na daliri ni Father Falier ay naihahambing daw sa kamay ng Santo Niño at ng Risen Christ. Taong 2002 nang pinatayo ni Father Falier sa gitna ng 5 hektaryang lupain na pag-aari ng Diocese ng Lucena ang isang healing church. Tinawag itong Kamay ni Jesus. Nakita ko sa vision ko na ang mission ko magpagawa ng simbahan na dadayuhin ng libo-libong mga tao. And then, marami ang gagaling. At lalagyan ko rin ng groto na merong istasyon ng krus. Dito nagsasagawa ng healing mass at healing session si Father Falier. Hanghangad ko lang magbigay ng lugar para sa mga may sakit, magbigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Nasaksihan pa namin ang ginagawa niyang pagpipray over sa mga may sakit. Nagigising na yung mga tao sa realidad na pwede tayong pagalingin ng Panginoon. Other than medicine, they hang on to something that is spiritual. Sa palagay ko, nagiging mas spiritual ang mga tao because they are now turning towards God. Isang retiradong nurse na si Arlene Kalimutan sa mga napagaling daw ni Father Falier. 2004 nang ma-diagnose si Arlene na may stage 3 breast cancer. Dala ng malakas na pananampalataya, araw-araw pumunta siya sa healing shrine at dumadalo sa healing mass ni Father Falier. Wala akong ininom na gamot. Sa totoo, yun. Ang tanging gamot ko nga lang talagang itong kamay ni Jesus. Every time na ipe-pray over niya ako, parang minamagnet niya yung aking sakit. Kaya siguro hanggang ngayon, ito pa ako. Healthy pa ako, malakas. Makalipas ang 10 taon, hindi na raw bumalik ang cancer ni Arlene. At ngayon, isa na siya sa mga volunteer sa Healing Church ng Kamay ni Jesus. Dito ko na ibibigay ang buhay ko. Dito na sa paglilingkod na ito. Hindi ko na iiwan itong kamay ni Jesus. Dito sa Healing Shrine, marami rin nagpupunta sa Via Dolorosa Grotto. Dito matatagpuan ang life-size Stations of the Cross. Pero kailangan umakyat muna ng 305 steps. Bakit ang taas ng grotto niyo? Eh kasi para makita natin sa buhay na para makamtan mo yung hinihingi mo, kailangang paghirapan mo, kailangang magsakripisyo ka rin. Matayag na nakatayo sa tuktok nito ang higanting imahe ng Risen Christ na may 50 feet ang taas. Never in my wildest dreams na yung buong hill ay magiging istasyon ng krus. At hindi ko rin akalain na yung Risen Christ will be the third tallest Risen Christ in the whole world next to Sao Paulo, Brazil. Meron din itong Garden of Eden na pinapakita ang kwento ni Eva at Adan. Ginaya naman sa Noah's Ark ang disenyo ng retreat house na ito na gawa sa purong kahoy. Yung Noah's Ark ay isang pamamaraan ng Diyos na ipadama yung kalinga, proteksyon, paggabay ng Diyos sa mga tao. Kaya nga yung Noah's Ark, kung makikita ninyo, mayroong mga sets ng mga animals, giving us a new beginning. Balagod ko po kayong inaanyayahan, mga kapatid, na bumisita po rito sa kamay ni Jesus. Alam kong hindi madali ang pagpunta rito, pero yun ang challenge para maramdaman natin yung naramdaman ng Panginoon, ang kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Saan ka man mapadpad ngayong bakasyon, basta't sama-sama ang magkakaibigan at magkakapamilya.
Summer natin, tiyak na magiging masaya. Maraming maraming salamat sa ating mga celebrity guest host na sina Cristel at Jane. Huwag sana kayong magsawa sa matanglawin. Parang gusto ko pa nga, hindi lang ito ang maging matanglawin summer, adventure ko. Parang gusto ko pa umulit ngayong taon na to. From 1 to 100%, ang experience ko sa buong matanglawin ay 300% more and more and more pa. Super duper saya. Summer is definitely more fun in matanglawin. Maraming maraming salamat po sa Northwest Summer State University. 5 years yun na pong binibigay itong mga award na ito sa amin. Best Educational Program Post at Best Educational Program. Lalo po namin gagalingan para po sa inyo. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo sa isang makabuluhang paglalakbay tungkol sa kalaban. Maging mapanuri, mapagmatsyag, mapangahas, huwag magpahuli sa Matanglawin Summer Adventure. Ito po si Kuya Kim, Matanglawin!